madalas sila mabiktima ay yung tatanga-tanga, mukhang may problema, tulala, malalim mo yung isip, yung walang pag-asa. So, sinusurvey pala yun. Sabi, nakakainis yun. Kung nabiktima ka, pumunta ka sa headquarters ng police. Chief, na dugutan po ako doon eh. Oo, oh, pasok ka eh. Ganyan-ganyan talaga sila eh. Yung ganyan-ganyan. Ikaw na ikaw yun eh. Di ba na? Oo ka, ikaw na ikaw yun. Di ba? Na-hold up ka na. Bobo ka pa. Pero mas maganda mag-alaga ng aso sa kaysa pusa. Ah. Marami na akong pinag-aaway mga kaibigan na pusa, pusa, aso. Aso talaga. Huwag na tayong maglokohan. Sino ang dog lover dito? Oh, sino ang cat lover? Oh, ikaw, mag-usap tayo. Nag-aaway kami. Pusa. Anong pakinabang ng pusa? Papaliwasan sa akin bakit ah? So, sa totoong buhay, ang aso, ang tingin niya, Diyos ang may-ari. Diyos. Ang pusa, ang tingin niya, siya ang Diyos. Totoo! Ito ha, paano pangit ang ano aso? Wala pang, maglaad ka sa mga village, wala pang nakalagay na sign sa labas na nakalagay na beware of cats. Wala pang nag-uusap magnanakaw. Dalawa, pare huwag tayo pumasok sa bahay na yan. Ang tapang ng pusa dyan. Wala, di ka pa nagising na madaling araw na na, ano ka na, ang lakas ng loob mo na kasi lumabas ka sa gilip ka. Yung lasing mo. Pusa mo, muminiyaw. May niniyaw mo sa labas. Ngyaw, ngyaw! Ngyaw! Tapos nalabas ka, sino yan? Easy kitty, easy kitty. Galit na galit ako sa kaibigan ko, pero galit na galit ako sa kaibigan ko, na may alagang aso na malaki. Slobber. Na laging nasa, alam mo yung walang tali, pero alam mo, ano, Doberman na walang tali. Pagdadalo ka, alam mo na. Pare! Pare! Pasok ka! Tapos na ganun yung aso. Hindi, pare, pasok ka, dinangagat yan. So I'm going to take your word for it? Ba't nag-usap pa kayo ng aso? Sinabi ba ng aso, hindi ako magagat, promise, ever. Lahat na sinyalis ka, agatin ka. Pati yung aso siya, sabi kita, nakaagatin kita. Kasi aso ako, di ba? Aso ako eh. Ano gagawin ko? Susuntokin kita. Dapat maniniwala ka. Gagano'n pa yung kaibigan mo. Sa sobrang gusto niya mag-trust ka sa kanya. Kung bayan dito, Bram. Nagamit. Di nakakagating ka rin. Kung anong papakain dyan eh. Ako kakakilala niya lang. Anong banding namin? So pagpasok mo kinagat ka, sabi ng kaibigan mo, di ba ikaw pag-iimbestigahan? Ba't ka kaya kinagat mo? Bait-bait nang dami na pumasok dito, wala namang kinagat siya, puta naman. Sisirain mo pa yun, ipatos siya ng aso na to. Malamang may ginawa kang katakaduhan. Hindi mo nakakato kung alam na kung dami na masamang tao ka, puta naman. Kumakain ka ng aso, kumakain ka ng aso, ano? Sobrang ano, ganyan yung mga aso eh. Ahanapin pa talaga sa inyo. Laging hanapin sa inyo ng taong sisi. Kaya nga, ganyan din ang mga... Go ahead. Parang sasinihan yun, sasinihan. Yung magsisimula na sa katatayo, alam mo yun? Ang tagal-tagal na mapakita, pagsisimula na katatayo tayo. Ano yan sa CR? Tapos, ang CR, di pa alam kung ano tatapat sa'yo, yung titi o yung puwet, di ba? Excuse me. Ano ba mas mas itong puwet o yung titi? I know, marami yung mga... Buti nga ngayon, ano na eh, guaranteed seat na yung mga sinihan eh. Diyos ko sana naalala niyo dati, wala pang guaranteed seat. Pupunta ka anytime, pwede ka pumunta ng kalahati. Abutan mo yung kalahati, mapasuhin ka. Hindi mo alam mo kung ano nangyari. Sabi na, hindi mo alam kung sinupat na matay. Uli di mo pa sa mga, ah, puta kaya pa yung matay. Ganun kami dati. Nagkakating class ako. Pag nakabuta namin, ulit ka, pwede ka matulog. Tapos ganun, masaya nun eh. Maraming nagbago. Pati kapag tapo ng basura ngayon, iba na eh. Dati kami nagtatapo ng basura, hindi naman kami nagbabaha. Dalawa lang tapo na namin eh. Nabubulok, hindi nabubulok. Ang saya lang. Pag tinignan mo yung plak, nabubulok kaya to?
siguro. Tsaka, ayos ang mundo. Ngayon, politically correct. Kamunta ko na ng basura ngayon sa fast food. Ang hirap. Para ka nag-exam sa UP. Kumain ka lang ng cheeseburger, yung balo, di mo alam kung saan matatapon. Paper, plastic, styrofoam, biodegradable, recyclable, putya, pagtingin mo, Jollibee na. Ano saan mo itatapos? Di ba sa other ways din? Ang other ways lagi ang puno ah. Kasi yun ang pinaka, di ba, ay nang, ayun ba sa exam, ay nang all of the above eh. Di ba pag sa exam, nalilito ka, putang naman kayo sagot dito, all of the above to putya. Ang hirap, yung maid nga namin, inutos ako magtapon, di na bumalik eh. Di ko alam kung hanggang ngayon, nag-iisip pa rin, pata saan ba to? Di na ako babalik ka lang kuya. Hindi ko na lang ito sa provincia. Gusto ko sa mga araw sa mga street. Di ba sa mga pader, may naalagay, bawal magtapo ng basura dito. Ano na sa ilalim? Basura. Kaya ng mga Pinoy, loko yung mga Pinoy, ha? Bawal magtapo, gago ka ba? Parang may patunayan ka sa mundo, puta, nagtapo lang ng basura, woo! Millennials, represent! Hindi kami nagdaano, hindi kami mapapaksunod ng mga ganyan-ganyan. Alam ko, baguhin niyo yung, ano, yung sulat. Binabago ko lang yung sulat. Ang nilay ko, magtapon ka ng basura dito. Try mo lang. Puta, hindi ko nakakaano yun. Puta, bagay mo, magtapon ka ng basura dito. Try mo lang. Puta, may catch to. Kakainin ko lang itong pukin ng basura. Yung mga sign, grabe yung mga sign. Alam mo, matigas na unang Pinoy. Matigas na unang Pinoy. Dati, pagka hindi ka tatawid ng daan, nakalagay lang, bawal tumawid. Bawal tumawid. Sumusunod talaga kami. Ngayon, matigas talaga unang Pinoy. Kailangan mo ng takutin. Diba, bawal tumawid dito. Nakamamatay. Walang tawiran. May namatay na dito. Puta ko lang ang sabi, may namatay para tayo matay. Tigas na lang ulo ng Pinoy. Sobra. Doon nga sa lugar namin eh. Natakot ako eh. Nakita ko sa Pasay. Dahil taga-Pasay ako eh. Nakalagay sa sign. Kaposte, eh. Mag-ingat sa magnanakaw. From 7 p.m. to 12 midnight. Kaya na-hold up ako doon. Boss, na-hold up ako doon. Di ba nakita yung sign? Kami nga umiiwas dyan eh. Sana alauna ka na dumaan kasi iba na nakatambay dyan. Binigay namin yung oras na yan para sa magnanakaw. Yung time nila eh. Kaya dyan na pare, gago to eh. Mapulis natin, si Raul yung mapulis natin. Alam mo sa Pulis Amerika, ang gwapo talaga ng mapulis sa Amerika. Patasin mo. Ang Pulis Amerika, ang gwapo. Delicious. Kung yung pelikula, ayun din sa totoong buhay. Konti lang diferensya. Gwapo. May pulis ba dito? O, tuloy itong joke na to ha. Nag-dira ako ng ban eh. Kaya ng pulis dito, di ba lang kung sino sila mismo kriminal, di ba? Kailan nila maglagay ng dito ng bandana para wala mong apolis yun. Ito ba? Ang huli ako ng polis sa Amerika, grabe. Ang gwapo. Pag-lag na. Sabi sa akin, sir, do you know why I'm following you? Sabi ko, I don't know. But I like it. Grabe, ang polis dito pag nag-report ka, di ba? Chip, chip. Na-hold up po ako doon. Matatanong sa'yo, saan na-hold up? Doon? Madilim doon. Iwasan nyo na yung lugar na yan. Madilim na yan. Sorry po ha, nakapadaan ako sa madilim eh. Wala kasi ang dano. Kaya na kasi bahay namin. Pag dumaan ako, magto 2 hours na po ang nalabas. Tapos pag na-hold up ka, na-hold up ka na naman. O saan na-hold up? Eh po, maliwanag na o. Oh. Mukhaan mo yung hold up yan. Opo, o pag nakita mo siya ulit, iwasan mo na. Dapat may learnings ka. Magkukwento tayo about, magkukwento lang about something na medyo serious pero tatawanan na natin kasi nakakatawa talaga pag inisip nyo. According sa research, ang mga na-hold up, mga na nagdudukutan, mga nag-snatchan, eh nagpo-fall under the category ng mga kriminal. Ang madalas nila mabiktima ay yung tatanga-tanga, mukhang may problema, tulala, malalim yung iniisip, yung walang pag-asa. So, sinisurvey pala yun. Sabi, nakakainis yun. Kung nabiktima ka, pumunta ka sa headquarters ng police. Chief, na dukutan po ako doon eh. Oo, pasok ka eh. Ganyan-ganyan talaga sila eh. Ganyan-ganyan. Ikaw na ikaw yun eh. Di ba na? Oo ka, ikaw na ikaw yun. Di ba? Na-hold up ka na. Bobo ka pa. At nai-imagine ko, may tatanong ako sa inyo ha. Di ba gusto niyo magnegosyo minsan, tapos minsan may mga business ideas kayo. Aside from networking, na gusto niyo sabihin yung kaibigan niyo, pero nahihiya kayo, baka hindi siya pumayag.
baka hindi niya maintindihan. Di ba? Alam ko, naramdaman niya, nakakaya magsabi. Kasi baka, alam mo na, kaya believe ako sa mga riding in tandem. Kung paano nila na-convince yung angkas nila. Kasi may simula yan, hindi naman pwedeng ginulat mo yung kasama mo na, puta, hold up na to. Ano ito gagawin ko ba? Hindi ko alam to. May, ano kaya simula nun? Di ba? Siguro, malamang may pakanaan, may ayon na motor eh. Di ba, nag-drive siya, kumito siya sa bahay, nanonood na TV yung kasama. Pare, may ginagawa ka? Wala. Sumang hold up. Anong reaction mo? Ngayon na? Naka-shorts lang ako. Oo, okay yan. Pasok na sa description eh. Tapos anong small talk nyo habang nag-drive kayo pupunta? Sino niyong usap kayo? Ano gagawin, di ba? O, babaril nyo muna sa ulo, tapos that's it, balik na tayo. Tapos pag binaril mo, bang! Ano yung kwentuhan nyo pabalik? Pinamaan mo? Oo, ito. Matago mo siya, gago mo siya, binaril ka pa dito. Tapos magbaba, o, okay ba, next time ulit, God bless. Tinatawaran natin, pero pwedeng nangyari yun eh. Hindi ko alam kung paano sila nasimula. Tapos pangalawa, taong grasa. Hindi ko alam kung paano nila na-reach yung state na yun. Hindi naman pwede magising sa taong grasa na siya eh. It's a development eh. Ang tawag ko sa taong grasa, parang Pokemon, evolve siya ng pulube, parang nag-evolve siya ng pulube. Sa totoo lang yung taong grasa, hindi ko alam kung paano nagsimula. Sa karapansin nyo, laging mag-isa ang taong grasa. Walang tropa ng taong grasa. Wala pa kahit ang tropa na naglalakad sila. Masaya, tanad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 . Wala sa diba? Parang mag-isa lang siya. Kasi, naiimagine ko, tama nga, magiging taong grasa kapag solo ko eh. Kasi mag-tropa kayo, magpupunahan kayo, diba? Alam mo, dumudumi ka na. Oo, diba? Kaya kung mag-aibig ka, pag may pimple, may pimple ka, ay puta na, taong grasa pa kaya, magpuputik-putik na yun. Maputik na yung paa mo. Pag-ugas, wala na siya. Tagal na naman ang development niya, diba? Saka walang naliligong taong grasa pag umuulan. Wala kang makikita taong grasa pag umuulan. Kasi gusto nila i-maintain eh. Pag umuulan, puta, tago tayo. Puta, pinagirapan ko to. Ito lang ang business opportunity ko, tapos buhugasan mo pa ako. Tapos, saan nagsimula ang taong grasa? Mekaniko? Relax na, pwede tayong tumawa. Naisip ko lang yun. At ang pulubi tinatawa natin, pero alam mo, iisa lang, ang superhero natin, kaya ang mentality natin, mahirap tayo. Mahirap kasi talaga yung mentality natin eh, hindi tayo mayaman. Pati sa superhero, mentality natin mahirap. Ang Amerika, mayayaman ng superhero. Avengers. Iron Man, may laboratory. Winasak na, nabuo na naman ulit. Ang bilis lang. Totoo. Superman, dumating dito, may dalang spaceship. Nung lumaki, bumili na lupa sa North Pole. Spider-Man. Mayaman siya. Patay na yung tito niya, sa kanya na yung kondo. Incredible, oh. Pucha na mayaman yun. Araw-araw ka magpulit ng damit. Hindi na lang ang presyo ng Uniqlo ngayon sa kasama. Ang mahal, ha?